Good day mga idol. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Mayroon tayo ngayon bang ipapakita sa inyo. Ito yung paggawa nga nitong bulb. Gusto ko i-share sa inyo itong aking one-way bulb with nozzle. So, gusto ko i-share kung paano ko ito ginawa. Para mayroon din tayong ma-share na bagong kalaman. So, yun po. Ito ay ginagamit sa butane. So, materials nito mga idol ay meron tayong 4 inches ang haba na 1/2. 4 inches 1/2 ang diameter na PVC pipe. Then 1 inch na male adapter. At ito naman ay 1 inch na female adapter. 1 piece na 3/4 ang size na PVC pipe. At o-ring na yung kasya itong 1/2. Papasok siya. Then spring, ang haba niya ay 1 3/4 inch. At yung pipe na 1/2 din siya, pero 1/2 diameter, pero kailangan magkakasya dito. Ibuburiki lang, initin, tapos magkasyahin dito. Dalawang piraso siya na isang 1 cm saka 0.5 cm. Yun po mga idol. Saka magbilog tayo ng flattened na PVC na kasing laki nito. So yun. Yun lang mga idol ang ating mga materials. So simulan natin sa pagbuo nitong 1/2 na ito. Ang gagawin natin, ipapasok natin itong 1 cm ang haba na pipe para maging stopper dito. Yun, ganun lang siya guys. Kailangan lang pumantay siya. Pagkatapos yan ng idol, yan. Ito naman yung pinakang takip niya. Dito. Didikitan natin yan ng ang dikit nito na iboban. So, didikitan natin dito. Tapos dito. Tsaka natin ilapat itong binilog na ating PVC. Dagdagan natin. Pag natuyo na yung antikit mga idol, lilihain naman natin to para kuminis. So, maya maya na siguro pag tuyo na. Yan. Ito namang mga butas ito mga idol, tansyahan to. Depende sa magbibili nyo ganito, kasi merong mahaba eh. So yan, habang hinihintay natin matuyo yung mga idol, ito naman 3/4, ito yung magiging spacer natin dito sa loob para maging stopper nitong spring. Yan. Ito, kasyang kasya ito dito,
dahil one half ito at ito naman ay 3/4. Kaya kasya. So ang gagawin lang dito para medyo sumikip dahil maluwag siya dito, lalagyan lang natin ng masking tape. Hanggang sa magkasya na siya. Paglalagay ito dito mga idol, saka lagyan na natin ng pantikit para hindi siya matanggal. Ayan, lagyan na natin ng ganito yan para hindi siya matanggal. Ayan. So ayan mga idol, tigas na siya, pwede natin siya kasakay para medyo puminis. So, sukat nung mga butas na yan ay tatapat siya sa 2 cm. Mula dito, 2 cm. Tapos, ito namang isa ay tatapat siya sa 7.5 cm. Dito. 7.5 cm. So, yun mga dyan, matigas na siya. Ikakabit naman natin itong rubber o-ring. So yun mga idol, pit na pit yan, sigit yan, dito natin siya ipapasok. Yun siya yung magsisilbing stopper ng hangin para hindi sisingaw. Yun. Tapos ipapasok naman natin tong spring. So ito nga palang mga spring ko idol ay gawa ko lang din to, DIY spring lang din to. Share ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Madali lang siya mga idol. Yan. Pag nailagay natin siya, i-kabit naman natin tong isang PVC na 0.5 cm. Gagawin siya yung pinaka-stopper nitong spring. Yan. Tapos, para malaman natin kung eksakto siya, titingnan natin yung butas. Huwag ka ganito, medyo malayo-layo siya, i-atras pa natin ang konti. Hanggang sa yung butas na eksakto lang sa labi nitong nail adapter. Pagka ang ganyan na, okay na siya, lalagyan natin siya ng ibuban para hindi siya kumalas. Yan. Ganyan siya mga idol, napakadaling gawin. So, ayan,
dumako naman tayo dun sa kanyang nosin. Ang natin, ang material natin sa kanyang nosil ay ito naman, naringgilya. Kunin natin ito. At tissue. So yun, nagtiklop na ako kanina nito, tissue. Ito yung gagawin natin pampasikip dito. So itong yung case ng karayom, puputulin natin siya. Kasing lapad nitong tissue na tiniklop ko. Ito mga 1 cm lang ito mga idol. So, putulin natin siya. Ito yung gagawin nating holder ng mga karayom. Napakasimple lang mga idol. Tapos, ibabalot ngayon natin ito. Itong tissue na ito. Mabalotin natin ng tissue yung pinakang kaluban ng karayom na yan. Para pag ipinasok natin dun sa 1/2 na pipe ay masikip. Siya yung pinakang ano natin, bushing. So yun. Dito natin siya lalagay mga idol. Saktong-sakto lang mga idol. Pagkatapos yan, didikitan natin ito. Titigas yan mga idol. So yun, ganoon lang kasimple. Patigasin muna natin. Ito naman mga idol, ang sukat nito ay ganito. Pagka sinukat mo yan, doon sa may pinakang labi ng butas, hanggang doon lang siya. Kailangan hanggang doon lang siya. Yun ang pinaka hangganan niya. So, try muna natin. So, yan. Ganyan siya kataas. So, ibig sabihin, dito tayo magsusukat. So, dito natin siya puputulin. So, may tapat ng butas. Dulo. Ikutin lang natin sa mga idol ito sa tingunting. Magkakaroon ng lamat yan. Mas balian natin ganyan. Yun, successful. Tapos tingnan natin kung may butas. Sungkitin natin yung karayom hanggang sa matanggal yung pinakaano niya. Yun. Kalikot ng konti. Okay. Itas naman siya. Yun ngayon, kakabit natin dito. No. Ito pala. Yun. Mga idol. Yun po, yun rin ang ating one-way bulb with no seal. So,
para malang natin kung ito'y gumagana, meron ako itong butane tank. So, kargaan ito. Ito muna natin i-try sa una kong ginawa para makita niya. Yun, yun siya mga idol. Napakalakas. So, try natin mga idol kung sisirit siya. Yun. Meron siya. Okay siya. Gumagana siya mga idol. So, itong tangke ko ay DIY din to mga idol. So, kung gusto nyo malaman kung paano gawin to ay pwede ko rin i-share sa inyo. Ayan mga idol. Lumalabas ang gas niya. So, yun mga idol. Yun lang kadali itong aking one-way valve with nozzle. Kung nagustuhan nyo ang aking video ay please like and subscribe. Maraming salamat at malaking karangalan sa akin ng ako ay inyong subscribe. At kung bago ko pa lang sa channel na to, sana ay pinutin mo na yung subscribe button natin at pati yung notification bell nang sa ganoon ay lagi ka maging updated sa aking mga video ng aking gagawin. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Nandito na lang tayo. Bye-bye.